Ako, kaya ako naniniwala na talagang ang ating Pangulo ay talagang, ah hindi, dito muna ako sa Department of Agriculture. Madami pang problema dito. So ngayon po, ang balita, eto po mga kababayan. DZMM Teleradio, hindi pinayagan ng Philippine Ports Authority sa Batangas na makadaong sa private port ang isang barko na may lulan ng sako-sakong imported na asukal. Ayan po. News ABS-CBN News. Sako-sakong asukal mula Thailand hinarang ng sa Batangas. Alas 7 ibinalita ng umaga ngayong araw ng 25 ng Oktubre. Ayan po. So yan yung sinasabi po natin. Na hanggang ngayon po eh talaga naman siguro itong mga to eh in order nung mga last month o dalawang buwan makalipas at siguro akala nila eh hindi mapapansin o hindi mahuhuli na miski ituloy nila yung shipment nila. Kasi po ang nangyayari lalo po ngayon, 5 araw na lang po, November na. Eh ang balita po at ang pagkakaalam natin eh November po, dyan na po lalabas yung mga produkto nating asukal nung mga mag-aasukal natin dito sa Pilipinas. Kung sakali po na nakalusot itong mga to, yung mga shipment na asukal na imported, na in-import galing sa Thailand, eh nako, apektado po yung ano natin, mag-aasukal natin mga kababayan. Di po ba? Yun po ang problema. Apektado po yung mga mag-aasukal natin. Bakit? Eh kasi imbis na yung asukal na nila yung mabibili, eh ang mangyayari pa, eh papasok itong mga to, tapos mas mura dahil hindi ganun ka, hindi nagbayad ng tax, smuggle, eh patay. Kaya kayang-kayang talunin yung presyo nung ating, nung mga mag-aasukal natin sa Pilipinas. Ano mangyayari po? Kapag gaganyan, hindi nabili ang produkto ng mga mag-aasukal natin, siyempre, lugi, di ba? Ikaw ba kapag nalugi ka, eh, magtutuloy-tuloy ka pa sa negosyo? So, maaari po o posible po na kapag naranasan nila yung talagang hindi na nabibilan ng asukal, although tanim ba? Tinatanim ba yun? So, although patuloy po yung production nila ng asukal, syempre gumagastos pa din po yan ng kanilang puhunan. Di ba? Patuloy silang paggastos sa puhunan pero hindi na nabibili asukal nila. Maaari po na magsihintuan na yan. Tapos ano po ang magiging problema? Wala na pong magpo-produce ng asukal sa atin sa loob ng bansa natin. Ang magiging solusyon ng gobyerno diyan is mag-import ng asukal sa ibang bansa. Yun po ang maaari at posibleng mangyari po kung hindi natitigilan o napipigilan yung mga illegal na pagpasok ng kagaya ng asukal, bigas, at kung ano-ano pa po, ano, mga kababayan. Yan po ang pumapatay sa ating mga magsasaka, yan po ang pumapatay sa ating mga nasa agrikultura. Kaya po, talagang mariin po na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, madami pang problema dito sa Department of Agriculture. Ako muna dito hanggang sa masolusyonan ko. Ito po ah, yung mga nahuhuli niyan, para sa akin po, ibig sabihin lang po niyan, kumikilos ang gobyerno. Sinusog po ng gobyerno ang mga smuggle, sinusog po ng gobyerno yung mga illegal na pumapasok. So, ibig sabihin po, nagtatrabaho ang gobyerno. Pero po, sa mga taga-kabilang parlor, ang ibig sabihin po sa kanila niyan, kaya daw madaming nahuhuli kasi, kumbaga, yung iba nga nagsasabi, kasabwat pa ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba naman sasabihin, oh, hindi kasi nagtatrabaho, kaya ang daming ganyang pumapasok na illegal sa atin eh. Eh, yung balita nga eh. Diba, nahuli. Ibig sabihin, good job ang ating gobyerno. Dahil kung hindi nahuli yan, edi hindi good job. Kung nakapasok at nakatuloy-tuloy pa din yan, naapektuhan yung ating mga mag-aasukal, mga kababayan. Diba? Ganun lang po yun.
So ayun po yung ating limang pag-uusapan sa araw na ito, mga kababayan. Pasensya na po kayo at medyo tayo po ay mukhang puyat na din dahil kaninang umaga. Alas 4, alas 5 yata ako nag-vlog noon, alas 5 ng madaling araw, mga kababayan eh. No, kaya medyo binilisan lang po natin ang ating live stream ngayong gabi po, no? So muli po, Mark Ramos po ulit. Ako'y magpapaalam na. Gusto ko munang i-shoutout si Tito Jet Ramos, Alpen Aiza TV, Mateus Maximus, at sa lahat po ng nanonood. At kay Tita Katie, ayan, nandiyan po. Please like and share and subscribe nyo na din po. Muli po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.